Hi, it's Jel, and welcome to my channel. Jel here. Welcome and welcome back again to our channel. And for today's video, share ko sa inyo yung mga gintong alahas na napamili natin nung gumala tayo sa Abu Dhabi. Hindi naman siya ganun kadami, guys, pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi alam ko mostly sa inyo, sa mga viewers ko, mahilig ding mag-collect or mag-invest sa mga gold. Alam naman natin na isa sa pinakamagandang bagay na mag-invest ka is yung gold, maliban sa mga real estate properties or sa mga lupa, maganda ding investment yung mga gintong alahas or yung gold bars. So yung sa akin naman, mahilig akong mag-invest or mag-collect ng mga gold jewelers, mga alahas na may mga value talaga. Ito yung nakuha ko sa mama ko kasi sobrang hilig din niyang mag-invest sa mga gold kasi nga according to her, malaki ang maitutulong ng mga alahas na to in case of emergency, in case na wala tayong perang makukuha or maubusan naman tayo ng pera, at least meron tayong mga nakatagong alahas na pwede nating isangla or pwede nating ibenta. Kaya yan yung trait na nakuha ko sa mother ko. Kaya naman, nung first time kong mag-abroad sa Saudi, meron akong mga alahas, medyo marami-rami din yun. Marami din akong napamili nung nag-stay ako sa Saudi ng more than 3 years. So, bumibili talaga ako ng mga alahas na may value. Kasi nga, sabi ng mama ko noon, stop ko na daw yung pagbili ng mga damit, mga sapatos, or mga bags. Mag-focus daw ako dun sa mga alahas, which I did naman. So, yun nga guys, napatunayan talaga namin na sobrang laki ng tulong ng mga alahas na yun. Dumating kasi sa point na nawalan kami ng pera, pero kailangan namin magbayad ng sobrang laking halaga. So, yung ginawa namin, wala na kaming makuna ng pera, sinangla ko yung mga alahas ko at sobrang laking tulong nun kasi sobrang laking halaga din ng mga alahas ko dati. Kaya lang, medyo nalungkot din ako kasi nga hindi ko na natubos or di ko na nakuha yung mga alahas ko na pinaghirapan ko din nung nagtrabaho ko sa Saudi hanggang sa narimata na. Ang laki ng value niya talaga, guys. Pero okay lang, pwede pa namang kitain yun, or I mean, pwede pa naman akong bumili ng mga alahas, which I am doing right now. So I made a promise to myself na if ever makapag-abroad ako ulit, gusto kong mag-invest at mag-focus ulit sa mga gintong alahas, which I eventually did naman. Yun nga lang, dito sa UK kasi medyo alanganin tayo, guys, na bumili ng mga gold dito kasi sobrang baba ng value at may kamahalan din. Actually, bumili kami noon, binilhan ako ni Al ng necklace dito sa UK. Medyo pricey siya, pero ang baba talaga ng gold. Tapos nung pina-appraise namin sa Pinas, nung nag-vacation kami, sobrang baba din ng appraise niya. So, I think hindi siya worth it. Mas magandang bumili ng mga gold sa Middle East countries. And I think sa Hong Kong as well, maganda din ata yung mga golds, or I mean, mga jewelries, gold jewelries nila. So, yun nga, napadaan kami sa Abu Dhabi. From Philippines, vacation namin, dumaan kami sa Abu Dhabi. Nagstay kami doon ng 2 nights bago dumiretso dito sa England. Sobrang ganda ng Abu Dhabi, guys. Na-in-love talaga ako. Parang sabi ko, gusto ko nang tumira dito. I am crossing my fingers. Hopefully, one of these days, my chance na, like, makastay kami doon or makapagtrabaho kahit 2 years or 3 years man lang. I'm manifesting. Who knows, diba? So, yun nga. First night, pumunta kami doon sa gold shop nila na nasa city center lang naman. I think mga 11:30 na ng gabi, open pa sila, guys.
dinala kami doon ng family ni Al, ng mama niya at ng sisters niya, ng mga sisters niya at pinsan niya. So pumunta kami doon sa gold shop, sa Hamdan Center Shop. Kinabasa ko yung receipt namin. So yung name ng shop is Banyas Jewelry. Sobrang ang babait ng mga staff nila. So during our first night na nag-visit kami doon, na-amaze ako, na-overwhelm ako sa mga nakikita kong mga alahas, mga gold, at meron din silang mga white gold, mga diamonds, and sobrang dami. Tapos gusto ko talagang bumili, pero pinigilan ko talaga yung self ko kasi nga sobrang laki na ng nagastos namin pag-uwi namin sa Pinas. As in, parang wala nang laman yung mga bank cards namin. Meron naman, pero sobrang konti na lang talaga. Enough na lang para makakain kami ng meals 3 times a day. So sabi ko, huwag na kasi ang laki na ng nagastos namin at meron din kaming pinagdalaan ng ano, ng plans. So sabi ko, wag na. Tapos ang bait ng mama ni Al, binilhan kami ng sing-sing sa shop na yon. Thank you, sobrang saya namin ni Al. Tapos nung umuwi kami sa hotel, parang hindi ako mapakali. Sabi ko kay Al, alam mo, ang tagal ko ng pangarap talaga na makabili ng gold dito sa Abu Dhabi or sa Dubai. Tapos, sabi ko, kapag, yun talaga yun, kahit nung hindi pa ako hindi pa kami nakapag Abu Dhabi, sabi ko, bibili talaga ako ng gold. Tapos yun, nalungkot ako nang umuwi kami sa hotel kasi ni isang gold wala akong nabili. Tapos sabi ko naman, at the same time, babalik pa naman tayo dito. So, pagbalik na lang natin. Pero di talaga ako makatulog, guys. So, kinaumagahan, yun yung first activity namin. Binalikan namin yung shop sa Hamdan Street. Tapos, open na sila. Medyo, anong what time ba yun? Siguro mga 9 a.m. Open na sila ng 9 a.m. Ramadan. Ito yung mga napamili namin sa Banias Jewelry Shop sa Hamdan Street sa Abu Dhabi. Tapos, meron talaga silang receipt, guys. Unlike nung bumili kami sa Turkey, ay meron din naman kaming nabili sa Turkey. Meron din naman silang receipt, pero hindi kagaya nito na very detailed, may signature. It's probably because nahingi kami ng tax refund din, kaya siguro ganito yung parang certificate nila or parang receipt nila. Sayang nga, inong nag-Turkey pala kami, medyo malaki din yung nabayaran ko. Hindi ako nakapaghingi ng tax refund. So, nung nasa Abu Dhabi kami, sa mga binili naming mga alahas, nakakuha kami ng tax refund doon sa airport. Actually, hindi namin naisip yun, yung mga staff doon sa shop yung nag-advise sa amin na pwede kami makakuha ng tax refund. Which is, of course, ginrab namin yung opportunity. Pera na yun, guys, diba? So, yes, 5 items yung, 5 or 4 yung binili namin. Tapos, additional, iba pa yung binili ng mother ni Al para sa amin. So, yun, wala na talaga akong pera, pero masaya naman ako kasi nakikita ko yung mga pinaghirapan ko sa mga gintong alahas na to. So, unang nakalagay dito, yun na lang yung order ng pag-share ko sa inyo, guys. Bumili ako ng 18K na bangle. Pangatlong bangle ko na to, kasi yung first bangle ko is bumili ako sa Turkey, tapos may binili din ako sa Albania. Tapos ito naman, ito yung binili natin sa Abu Dhabi. So, this is my third collection of gold bangle. Yung una ko kasing bangle, inspired siya ng Cartier. Tapos yung pangalawa naman is yung, ang hirap i-pronounce, basta French or Italian din yung inspired. Yung parang may Paco style, yun yung pangalawang bangle ko. Tapos ito na yung pangatlo. Yan siya, guys. Ito yung Versace inspired. Di ko alam, guys, kung tama yung pag-pronounce ko. So, wag nyo na akong pagtawanan. So, ito siya. Versace. Actually,
Chinek ko talaga muna sa YouTube kung paano yung pag-correct pronunciation ko. Nahirapan talaga ako. So, Versace inspired siya. Hindi kita nyo yung buong side niya. Merong design ng Versace. Versace. Bahala na, basta yun. So, 18K siya. Yan. Kung isusuot mo, hindi ganito. Yan. I wish clear siya, pero parang hindi. Pero yes, 18K siya at 7.15 grams. So, 7.15 grams siya. Medyo mabigat din. Ito ata yung pinakamalaking item na nabili namin. Kasi 7.15 yung weight niya. 7.15 grams, tapos the price is 1,760 dirhams. Dirhams yun yung pera sa UAE. It's 28,175. So, itong bangle na to guys, nagkakahalaga siya ng 28,175. Then, next item naman is yung 18 carats na super extra earrings. Hindi ko alam kung ito ba siya or try natin guys. So, 18 carats siya na earrings. At the same time, Versace, parang Versace ata yung pag-pronounce. At the same time, Versace inspired din siya. Kasi gusto ni Al, lahat ng bibilihin ko kung set siya, gusto niya lahat Versace inspired daw. Tapos kapag pagbalik namin, ibang brand na naman or ibang luxury brand na naman na inspired. So, ito siya guys. Same talaga siya ng design sa bangle ko. So, same din siya. Nakapalibot din yung design ng Versace dito sa earrings na to. Guys, huwag yung mga pagtawanan yung pag-pronounce ko ng Versace, whatever. So, yun. 18 carats din siya. Tapos, 2.58 naman yung weight niya. 2.58. Tapos, yung amount niya is 660 dirhams. So, if that's 660 dirhams to PHP, nasa 10,547 siya. Then, third item na meron tayo is yung 18K din siya na pendant. So, itong 18K na pendant, of course, as what I've said, Versace inspired din siya. Oh no, napulit ko yung box. So, ito yung lalagyan ng necklace natin. Binili ko siya. Hindi sila pair guys ha. So, pumili ako ng chain. Pumili din ako ng pendant ko. So, yan yung pendant natin. O, diba? Nakikita nyo talaga yung I hope sana kung clear siya mas maganda. Versace inspired. Baka sa settings kasi ng camera ko ito kaya hindi siya clear. So, yan siya guys. Tatry ko kumuha ng mga videos or pictures na may nai-insert ko para mas magandang tingnan. So, 18 karat tong pendant which is yung weight is 3.48 tong weight ng pendant na to. So, mas mabigat to siya compared sa earrings natin. Yung halaga is 870 dirhams. Kapag i-convert natin yan sa peso, 870, 13,903 PHP. So, not bad. 13,903 PHP. Tapos, itong chain natin, is ano din siya, 18 carats din siya guys. 3.60 naman yung
weight ng ano natin, 3.60 yung weight ng ating chain. Mas mabigat yung chain natin kumpara sa pendant. Ang halaga is 900 dirhams. So, 900 dirhams converted to PHP is 14,382. So, 14,382. Tapos, yung last item na nabili natin, ito, hindi na siya Versace-inspired, guys. Kasi na wala kaming... meron akong nakita ang Versace na ring, pero sobrang laki ng design. Hindi ko nagustuhan, guys. Parang OA na siya para sa akin. So, itong binili ko, flower lang siya na... Actually, may ganito akong nabili sa Pinas online, which is original gold din. Hindi ko alam, guys, na wala. Dito lang din to sa UK, na wala. Baka doon sa bahay, hindi ko na mahanap. So, yan yung design ng ring natin na parang tatlong, kung titingnan mo siya, parang tatlo pero isang sing-sing lang yan, guys. Kuha na lang ulit ako ng video. Insert ko para clear siya. So, 18 karat, which is mababa lang yung weight niya, 1.03, which is 300 dirhams. So, 300 dirhams converted to peso, 4,795. O, diba? Sa halagang 4,795, meron na tayong gintong alahas na nabili. Kasa naman, kapag bibili ako ng mga sapatos na worth almost 20,000, mga bags na 20,000, hindi naman natin yun maisasangla in case of emergency. So, yun lang, guys. I wish marami pa akong nabili, pero yun lang talaga yung kaya ng budget natin. At medyo nag-alinlangan pa nga akong bumili kasi nga wala, medyo gipit ang laki ng nagastos namin. Pero bumili pa rin tayo kasi nga, pangarap natin yan. Kailangan nating tuparin ang ating pangarap. And of course, hindi ko na maipapakita yung gold na binili ng mama ni Al sa amin. Sa amin na lang yon. Let's give privacy na lang. Pero we are thankful. So lahat-lahat yung nabayaran natin. So all in all, lahat ng nabayaran namin sa binili nating mga alahas sa Abu Dhabi is 71,814 pesos. Medyo malaki na din siya. Hopefully, next time kapag makagala kami dun ulit. Parang gusto ko lang talaga dun ako bumili ng mga alahas, guys. Feeling ko kasi sobrang worth it. So, yun lang. Sana kayo din makapag-invest at makapag-collect ng mga alahas na may value kasi alam talaga natin na malaki ang matutulong ng mga alahas na yun sa atin in case of emergency. So, yun lang, guys. I think ito na yung last video na i-upload ko about Abu Dhabi kasi nga 2 nights lang naman kami nagstay sa Abu Dhabi pero sobrang na in love ako sa city. Tahimik siya, parang basta ang ganda. Hopefully, makabalik kami doon. And hopefully, maybe few years from now, ma-experience namin magtrabaho doon. Who knows? We'll see. So, guys, that's it for today. Sobrang haba na ng video natin. So, that's it for today. I'll see you next time na lang. Bye! Wala na akong energy, guys.